Good day na naman po muli sa inyo mga boss at syempre sa mga kasounds natin. At andito na naman tayo sa panibagong video natin sa ating Drive Rack PE2. Ayan. At kung napanood nyo na ang ating part 1 at part 2, ay ito naman ang ating Drive Rack serie number 3. At syempre ang pag-uusapan naman natin dito ay ang iba't ibang pwedeng gawin ng ating mga Drive Rack. Ano ang nakapaloob sa ating drive rack? Dahil ang pag-uusapan natin dito ay ang kanyang mga features. Ayan. Kaya mga boss at mga kasounds, tutukan nyo lang ang ating ginagawang serye para sa mga gustong gumamit ng drive rack PA2 ay mas madali ang kayong gumawa ng mga iba't ibang klaseng settings sa inyong mga drive rack PA2. Kaya dito sa ating part 3 ay ang pag-uusapan natin ay ang kanyang mga features. At ito na nga po tayo muli mga boss at mga kasounds natin dyan. Ngayon ay dadako naman tayo sa mga features na meron ng ating drive rack PA2. At iisa-isahin po natin siya para syempre para mas makita nyo kung anong mga klaseng processors ang nakapaloob sa ating drive rack PA2. Sa simula po ay ito ang inyong makikita. Ayan. At pwede nyo po siyang isa-isahin at pwede nyo po siyang gawa ng gusto nyong settings. Nasa inyo na po yun kung anong gusto nyo. Ito pong ating video ay guide lamang para makita nyo kung ano ang mga features at pwede nyong gawin sa inyong mga drive rack PA2. At kagaya po ng inyong nakikita sa inyong screen, ayan, iyan po ang mga processors na makikita natin or ang nakapaloob sa ating mga drive rack PA2 at iyan po ang iisa-isahin natin sa video na ito. At kauna-unahan na nga po dito ang ating graphic equalizer. Ayan. Pwede po kayong gumawa ng settings ayon sa inyong kagustuhan. Pwede rin po kayong mag-plot, my band, speech, venue, DJ. Pwede po kayong mag-manual or pwede rin po kayong mag-draw or mag-drawing ng curve na gusto nyo. Iyan po ang kauna-unahang processors na makikita natin sa ating drive rack. At bukod po sa ating unang equalizer, meron din po itong tinatawag na auto EQ. Ayan. Sa auto EQ naman po ay pwede kayong gumawa ng settings ayon sa inyong kagustuhan. Pwede nyo po siyang i-manual, depende po sa inyong gusto. Ayan. At pwede rin po kayong mag-run wizard or auto EQ. Ayan. Siya na po ang bahalang mag-adjust or magtimpla sa kanyang sarili. Halimbawa, depende po kasi ito sa ating magiging venue at dyan nyo po mapapakinabangan ang ating auto EQ. At pwede rin po kayong gumawa ng gusto nyong mga curve or frequency. Pwede rin po kayong mag-plot, manual, auto EQ. Ayan, may low shelf at high shelf. Ayan. Kaya pwede nyo po siyang i-adjust depende po sa inyong kagustuhan. Iyan po ang isa pa sa features ng ating drive rack PA2. At pangatlo naman po mga boss at mga kasounds, ayan. Kung makikita nyo, meron din po siyang advanced feedback suppression. Ayan. Kaya yung iba na nag-aalala sa feedback, ay meron na rin pong nakapaloob dito na advanced feedback suppression. Ayan. Meron po siyang 12 filter. Pero dito po sa example sa ating video, kagaya po ng nakikita nyo, ang naka-on lang po sa akin ay 6 filters. Ayan. Iyan po ang madalas kong gamitin sa aking mga, lalo na sa live band or mga acoustic events. Ayan. Iyan po ang aking ginagamit. Hindi ko po nagagamit ang 12 filter. Ginagawa ko pong independent ang 6. At yung 6 naman po ay meron po akong fixed filter na siya na rin po mismo ang nag-a-adjust. Depende po ito sa venue at depende po sa kung paano sila gumamit ng kanilang mga microphone. Yan po ang isa sa magandang features ng ating drive rack PA2.
At ito naman po ang ating pang-apat, mga boss at mga kasound. Ayan. Meron din pong subharmonic synth ang ating drive rack PA2. Ayan. Ayan po ang nakakatulong lalo na sa ating mga setup para mas gumanda ang ating performance or gumanda ang performance ng ating mga sound system. At syempre sa ating panlima, ayan, meron din po siyang compressor. Ayan. Kung makikita nyo po sa ating example, makikita nyo ang kanyang kung anong frequency ang gusto nyo, kung gusto nyo ba ng malambot, matigas. Ayan. Nasa inyo na po yan kung paano nyo siya i-arrange or ayusin. Isa pa yan sa makakatulong para mas gumanda ang performance ng ating mga setup sa ating mga sound system. At ang pang-anim naman po ay ang input delay. Ayan. Isa po ito sa mga features din ng ating drive rack PA2. Ang paggamit po sa input delay, halimbawa ang inyong venue ay medyo kulob or sobrang lawak ng lugar at meron kayong na-experience na echo, ayan, iyan po ang pwede nyong gawin para maiwasan nyo ang nagdo-double or nagra-rumble ng natunog sa inyong mga sound system. At syempre ang pampito ay hindi po mawawala ito sa lahat ng gumagamit ng sound system. Meron din po siyang built-in crossover, mga boss at mga kasounds, na pwede nyong ayusin ayon sa inyong kagustuhan. Pwede kayo mag-pull range or gumawa ng sarili nyong frequency na kinakailangan nyo sa inyong mga sound system. Yan. Yan po ang isa pa sa mga features ng ating drive rack PA2. At para naman sa ating pang-8, pang-9 at pang-10, ayan mga boss at mga kasounds, pagsasamahin ko na po ang tatlong ito para isang explanation na lang. Meron po ang ating drive rack PA2 ng low output parametric EQ. Ayan, tigi-tigisa po sila. Meron po silang low, mid at high na parametric EQ na magagamit nyo at independent nyo magagawa ng frequency. Meron po siyang 8 band or 8 frequency na pwede nyo ayusin. Depende po ito. Siyempre ayon sa inyong kagustuhan. At kung paano nyo siya bibigyan ng mas magandang frequency ay pwede nyo po siyang ayusin. Pwede po kayong mag-flat, pwede po kayong mag-bell, pwede po kayong mag-low shelf at pwede rin po kayong mag-high shelf. Depende po sa gusto nyong frequency na ilagay para sa ikagaganda pa rin syempre ng inyong mga sound system. At para naman po sa ating pang-11, pang-12 at pang-13, ayan, kung makikita nyo, meron din po siyang limiter. Ayan. Ang una nyo pong nakikita ay ang limiter output. Syempre, meron din po siyang mid at high output na limiter na pwede nyong i-arrange, pwede nyong i-tune or igawa ng settings. Depende po ito syempre sa inyong kagustuhan kung gusto nyo ng hard or kung gusto nyo ng soft ang maging tunog ng inyong mga sound system. At syempre, depende rin po sa venue na inyong tutugtugan. Ito po ay malaki ang maitutulong sa inyong mga equipment dahil ito po ang magbibigay ng limit sa inyong mga, lalo na sa inyong mga amplifiers at inyong mga speakers para syempre, hindi po kayo basta-basta masiraan ng inyong mga equipment. At para naman po sa ating pang-14, pang-15 at pang-16, ayan, ito na po ang huling features ng ating drive rack or ang huling processors na meron ito. Dahil ito po ay low, mid at high din, ito po ang output delay. Ito po ay nakakatulong din sa inyo sa pagsiset ng inyong mga sound system. Lalo na po kung malalaki ang inyong venue at medyo maraming speakers ang inyong gamit. Balikan po natin ang nauna kanina, ang input delay at ang output delay ay halos parehas lang din po. Bago po kayo mag-sounds ay i-arrange na po muna ninyo ito bago nyo po siya gamitin. Makikita nyo naman po dyan kung gaano ang pwede nyong gawain sa inyong mga input at output delay para po lalo na kung nagra-rumble ang tunog at may echo dahil kung sobrang lawak ang inyong venue at kung napakadaming speakers ang inyong gamit. Yan po ang makakatulong sa inyong mga sound system.
At ito naman po ang ating mga presets na nakapaloob sa ating Drive Rack PA. Ayan. Makikita nyo po sa kanya. Ang ating mga preset po ay inaabot ng 1 to 100. Ayan. Kaya pwede po kayong mamili. At syempre, pwede rin po kayong mag-arrange ng gusto nyo. Ayan. Isesave nyo lang po sa bandang kanan. Ayan. Kung nakikita nyo sa ating video, pwede na po kayong mag-set ng inyong gusto. At para kung may events po kayo, ay pipindutin nyo na lang or i-recall nyo na lang. At depende siyempre sa inyong gamit. Kagaya ng nakikita nyo, meron tayong setup ng line array. Meron tayong ibang setup. Meron tayong stereo 6 output. Kung makikita nyo dyan. Yan. Yan lang po ang example natin. Para kung may mga rent po kayo. At iba-iba siyempre ang ating Arkila. Pwede po kayong mag-recall lang or pumili ng presets na gusto nyo or kung gusto nyong gamitin ang sarili nyong mismong settings ay makikita nyo po sa bandang kanan ng ating example. At iyan na nga po ang mga pictures ng ating mga Drive Rack PA2. Ayan, kung makikita nyo, independent nyo po siyang gamitin. Pwede rin nyo rin po siyang hindi gamitin. Pwede nyo po kasi siyang i-on at pwede nyo po siyang i-off. Depende po ito syempre sa inyong pangangailangan. Kaya pwede nyo gamitin or hindi gamitin ang processors na nakapaloob dito sa ating Drive Rack PA2. Halimbawa po nang nakikita nyo, hindi ko po ginamit dyan ang input delay at ang output delay. Ayan. Yung nakikita nyo, yung medyo faded na kulay, yan po ang hindi natin ginamit. Pero yung naka-highlight na white, yan po ang pagkakasunod-sunod na mga processors na ginamit ko dito sa ating Drive Rack PA2. Ayan, kaya mga boss at mga ka-sounds, sana po ay minashare na naman ako maganda sa inyo. Siyempre, abangan nyo pa ang masusunod nating video dahil hindi naman po dito matatapos pa ang ating Drive Rack serye. Dahil medyo mahaba-habang paliwanagan pa po ang mangyayari sa atin dito, kaya abangan nyo lang ang ating mga video. Kaya sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please like, share, and subscribe na po kayo sa ating channel para mas makagawa pa po tayo ng mga video na kagaya nito. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga boss at mga ka-sounds. God bless po sa inyong lahat. Alright! Like, share, subscribe.